Hi guys, welcome back to my channel, and this is Otep Gizingan, and nandito naman tayo para sa panibagong video. And this video is not all about challenges na gagawin natin for today, bagkus may pag-uusapan tayo. So bago pa tayo dumako dyan, kung bago lang kayo dito sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para lagi kayong notified. So, without further ado, let's get into my vlog. So, ayun na nga, sino ba namang hindi pagkikwentuhan ang isang napakagandang balita na nakakaganap lamang o nangyari lamang kanito nila lang. Philippines upsetting Thailand and 5 thrilling sets, and it is a history na dapat ipagmalaki ng sobrang nakaka-proud lang bilang isang Pilipino. That's why dinag ko pa kasi sobrang nakaka-proud, lalo na syempre isa din akong player ng volleyball, naglalaro din ako, but then hindi ako naglalaro dun sa gandong highest level of competition, pero kasi watching those Filipino athletes fight for the country, sobrang nakaka-overwhelm, sobrang nakaka-goosebumps. Hindi pa din ako makaget over sa panalo ng Pilipinas against Thailand. Just so as you know, Thailand is one of the powerhouse team sa Southeast Asian Games, lalo na sa larangan ng volleyball, both men's and women's. Pero yung women sila, sobrang lakas talaga. As in, nag-world championship sila. Nag-ano din sila, Olympic qualifier and everything. So yung men sila kasi, 4-time defending champion na. So they are seeking for 5 straight finals appearance for Battle for Gold. And tinatry din nilang mag 5 straight gold medal for their country. But then, Philippines just, you know, ginulat tayong lahat. I know for a fact na magagawa to ng Pilipinas. I know, hindi ko in-expect na makakatapat na Thailand in the semifinals. Kala ko, makakalaban nila ang Myanmar, which is the second seated in the bracket ng pool A. Dun sa bracket nila. So, unfortunately, natalo tayo sa Indonesia. And then, this Philippine team need to bounce back to be able to go to the Battle for Gold against Indonesia. So, nanalo nga yung Indonesia with 3 straight sets. So, ayun, sobrang hindi na nakakapanibago because Indonesia is such a powerful team talaga. They are the former silver medalist. Sobrang kati ng ilong ko. So, ayun nga, sobrang nakaka-goosebumps lang kasi knowing na Thailand is very, you know, very tough team to beat, and yet Philippines able to beat them. And take note, 4th set yung score na 21-24, and then 4 consecutive points para matalo nila yung Thailand. 4 consecutive points, tapos nag-match point, tapos nag-deuce pa ulit, tapos napanalo nila. Sobrang unbelievable nun. Kasi kala ko, kasi parang ano lang yun eh, parang deja vu nung nangyari sa girls, Philippines versus Thailand, tapos ngayon sa men's naman. Pero, unfortunately, hindi napanalo ng girls yan, pero they give majestic effort para para mag-stay alive sila dun sa competition na yun. Pero ngayon, I would like to commend Coach Dante sa substitution na ginawa niya. Niris niya na ipasok sa Rex Intal, and Rex Intal hindi niya binigo yung coaching staff niya, yung teammates niya. Parang sinabi niya na, go, ipasok mo ko, kaya ko din yan, ganon. And dapat ganon yung spirit ng mga nasa bangko din. Hindi lang dapat asahan yung mismong nasa loob, but then kailangan ready din sila in terms na ipasok sila. And sobrang kinocomment ko si Rex Intal because sobrang galing niya, sobrang game changer niya that day, and I hope magtuloy-tuloy pa yon sa mga upcoming games nila, lalo na sa gold medal match. And I think ito na yung magiging start ng kampanya ng Philippine team, especially men's, kasi syempre ano sila eh,
hindi naman sila masyadong pinapanood ng mga tao, but then seeing these people na sobrang nakaka-proud, proud na proud na mapanood yung men's volleyball team natin, sobrang ding nakaka-overwhelm para sa mga players. Syempre, 'di ba nga nag-tweet nga si JV sa Magaysay na parang sobrang na-overwhelm sila makita yung crowd ng Pilipinas na nanonood ng men's at sinusuportahan yung volleyball ng men's. And sobra daw siyang hindi niya in-expect, kasi nga before naman talaga kahit sa UEAP or sa mga commercial leagues ng men's, hindi naman talaga pinapanood yung men's . But then ngayon, sobrang daming sumuporta, sobrang daming pumunta. And kahit ako, nalimutan ko ng maligo kanina. Ngayon, basa po yung buhok ko bagong ligo ako. Nalimutan ko na para lang mapanood yung game ng Pilipinas. And sobrang hindi talaga ako nag-skip ng kahit anong ano para hindi mapansin yung mga maliliit na bagay sa game. Winag-watch talaga ako. And take note, sobrang ayoko na mag-cheer kanina kasi sobrang parang na-hype up ako . Parang sobrang feel ko mas mauna pa ako ma-highlight kasi sa Airmats ka tayo. Kaya ayun. Pero sobrang nakaka-proud lang talaga. Sobrang hindi ko makalimutan. I would like to commend Brian Bagunas and Mark Espeo. Sobrang grabe yung tandem nila. And also the setters, not just only Ratamar, but also Lopez and even Ishpol Borosa. Pero sobrang ganda ng ball distribution nila. And also dun sa mga libero din, they tried naman. Pero for me, yun na lang ang nag-lock sa atin . Dakusin sa reception, kailangan sobrang consistent, pulidong-pulido. And also the floor defense. Kasi may blockings na tayo, nakaka-block na tayo. Nung kulang na lang natin siguro yung floor defense, pag-igihan pa natin. Pero hindi ako sports analyst . Pero yun lang yung feel ko as a volleyball player. Syempre, napapansin mo yun, yung mga ganong kaliit na bagay. Although di namin nagagawa sa personal, pero yun yung feel ko, magiging edge ng yung edge din ng Pilipinas ngayon kasi kumakalaban man nila yung Indonesia. Ano, yung na-boost up yung moral nila coming up to this gold medal match. Kaya huwag nating kalimutan na supportahan yung men's volleyball team natin sa upcoming game la sa Battle for Golden E, and pati na din yung women's volleyball natin sa Battle for Bronze sila against Indonesia. Both against Indonesia, so let's cheer them up and try to boost their morale. And ngayon lang, sobrang blessed ng araw na to para sa Philippine team, sa Philippine Volleyball Federation, sa LVPI. Sobrang, hindi na ako nagulat na may ganitong mangyayari kasi sobrang pinaghirapan ng Philippine men's yun. And alam ko na yun . Before pa, sabi ko may laban talaga yung Pilipinas. Walang kaplastikan, may laban talaga yung Pilipinas. And nag-pay off lang talaga lahat ng hardship nila. Sinabi nila dun na parang kompleto sila nagka-training, everyday, pinaghihirapan talaga nila kahit may commercial deal sila. And, yun nga yung sinabi ni Catriona na parang hindi ka mananalo kung hindi ka well-prepared. So, ayun din yung edge ng Pilipinas. Siguro, pinaghandaan talaga nila. And Coach Dante, grabe yung tiwala sa players. Grabe. Malabunga, the blockings. Grabe iba. Sobrang, although, nung fourth set, parang feel ko, talo na, but then, pinagpipray ko na lang, naka-close list ako ng ganyan, tapos pinagpipray ko na, sana, mercy. Ayun, tapos nagulat na lang ako, grabe. Sobrang commendable effort for the Philippine team. So, sabay-sabay po nating panoorin yung game nila sa Tuesday up against Indonesia, and palakpakan din natin yung mga clutch players, Brian Bagunas, Mark Espejo. Pinakita nyo kung ano yung nagagawa ng Japanese sa atin, and kung ano yung natutunan nyo sa Japan, pinakita nyo dito sa Pinas, and sobrang commendable kayo, even the Tamar, the coaching staff, and all the Filipinos. Sabay-sabay po natin panoorin yung game nila. So, I think that's it. So, maraming salamat po sa panonood ng video na to. Kung gusto nyo pa pong magkaroon ng marami pang videos, comment down below kung ano pang gusto nyo gawin ko sa mga susunod kong videos. And wag na nakalimutan, ulitin ko po lang ulit, panoorin ang game
ng men's volleyball sa Tuesday. And hindi ko alam kung kano ko ito ma-upload, pero panoorin po natin lahat yun. So, see you on my next video. Don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!